masigla, alerto, walang ibang mga bagay na umaagaw sa kanyang atensyon, focus na focus siya sa kalaban at kayang-kaya niyang patayin sa pinakamabilis na paraan. Magandang buhay mga boss! Ang pag-uusapan natin ngayon sa vlog na ito ay tungkol sa best droppings ng ating mga stags bago ang kanilang laban. Tara, samahan niyo ako. Mula pa nung unang isa lang natin mga boss, yung ating piling-piling breeding materials ay ini-imagine na natin ang abilidad, ang galing, ang talino, ang lakas, at ang katapangan ng kanilang ilalabas na stags. At sakto sa mga panahong ito ay nagde-develop na o mayroon na tayong mga stags na pwedeng ikondisyon. At naiintindihan ko mga boss, lalong-lalo na sa ating mga kasabong na baguhan, kung gaano kayo ka-excited na masubukan ang inyong palahi sa ibabaw ng rueda. Kaya ang pag-uusapan natin ngayon mga boss ay maaaring makatulong sa inyo o maaaring kapulutan nyo ng kaunting aral at tips para magtagumpay kayo sa inyong mga laban. Punta na tayo sa ating pinakapaboritong illustration board. Nandito na tayo mga boss sa ating illustrations. At para mas maliwanag, lalong-lalo na sa ating mga kasabong na baguhan o sa mga bagong subscribers pa lang ng ating YouTube channel, reviewin muna natin ang peak condition timing ng ating mga cocks. Katulad sa mga natalakay na natin mga boss sa aking mga naunang vlogs, pag ang inilalaban natin ay cocks, ay kalimitan nagpipik paglabas ng kanilang pinakahuling urate droppings. At naiintindihan naman natin mga boss na itong urate droppings ay yung ipot mga boss na puti na bilog-bilog. Ito po yung third urate droppings. Pwede yung panoorin mga boss yung mga nauna ko ng vlogs para mas lalo nyong maiintindihan yung ating mga pinag-uusapan. So maliwanag mga boss, pagkat ang inilalaban natin, nagpipik kalimitan ang mga cocks, paglabas na paglabas nung kanilang pinakahuli or third urate droppings. Pero pagdating sa stag, iba na ang sitwasyon. Para sa akin, nagpipik kalimitan ang aking mga stags paglabas na paglabas pa lamang nung kanilang pinakaunang urate droppings. Ipapaliwanag ko sa inyo mga boss para mas lalo nating masundan. Paglabas nung pinakaunang cecal droppings ng ating stag, ito po yung ipot na kulay tsokolate ang karamihang parte niya. Maliit na bahagi dito ay kulay puti. Yan po yung ipot na ayaw nyong masagi man lang dahil yan po ay napakabantot. Yan po ang tinatawag na cecal droppings. Okay, paglabas na paglabas pa lang ng kanyang pinakaunang cecal droppings, huwag nating kalimutan na yung kanyang bituka ay meron na lamang 10 to 5 grams na natitira. At paglabas niya ng pangalawa hanggang pangatlong cecal droppings, ay halos ubos na yung kanyang pagkain sa bituka. Kaya napapansin ninyo mga boss na ang inyong stags ay hindi na mapakali sa kanyang limber pen dahil nakakaramdam na siya ng pagkagutom at pagkauhaw. Kaya ako, bago mapunta ang focus ng aking panlaban sa pagkain, ay gustong gusto ko na mapalaban siya
paglabas na paglabas pa lamang ng kanyang pinakaunang urate droppings. Dahil sa oras na yan, nakafocus pa siya sa kanyang makakalaban at hindi sa paghahanap ng pagkain. Pagdating sa Cox, paglabas ng kanyang pinakahuling urate droppings, doon sumasakto yung kanyang peak condition timing. Pero pagdating sa stags mga boss, huwag po kayong malilito. Para sa akin, paglabas pa lang ng kanyang pinakaunang urate droppings, yan na ang pinaka-peak condition timing ng aking panlaban. Dito, sakto ang kanyang nararamdaman, hindi siya masyadong gutom, hindi siya masyadong uhaw, masigla, alerto, walang ibang mga bagay na umaagaw sa kanyang atensyon, focus na focus siya sa kalaban at kayang-kaya niyang patayin sa pinakamabilis na paraan. Ako po ay hindi eksperto, pero eksperyensyado. Maraming salamat. Hanggang sa muli. Bye for now!